guys, welcome back to my channel. So if you're new here, hi, I'm Dave, my first year medical student here in the Philippines. Finally, yay, tapos na yung exams. Actually, natapos siya nung June 22 because hindi na rin ako nakapag-take nung exam ng June 24. We're just waiting for the promotion meeting nila on July 3. So naisip ko lang na, ayan, so makikita niyo naman feature naman yung mga dogs ko. So for today's video, I would just like to show you what's in my medical school bag. I know na sobrang late na nito and most classes for the next academic year will be through online platforms. So medyo hindi nyo na rin kakailanganin ng what's in my medical school bag. Pero I think kasi, ayan, nag-aaway na naman sila. Bakit ganyan? Kanina hindi kayo nag-aaway. Disclaimer lang po, inayos ko na yung medical school bag ko kasi hindi na ito yung content niya. Dahil nga, nag-pull out ako because nga nag-aaral ako dito sa bahay and hindi naman tayo makalabas for us to study out. Inayos ko pa yung bag ko para lang mapakita sa inyo yung typical na laman ng bag ko during medical school. Antas ka na, wala na. Ayun yung pusa ko na sobrang gulo. Nag-shoot ako! This is my medical school bag. It's a Nike, parang basketball bag. I like this bag kasi malaki siya and I like things that are big kasi lagi ako maraming dala kapag aalis ako or something, ganun ako mag-pack. So kahit sa medical school, mas gusto ko na marami akong dala. So what I like about this bag, even though na panglalaki siya and this is a basketball bag, it has a lot of compartments. So marami akong pwede ilagay. So like here, may pocket dito. I have a pocket dito. I have a zipper dito sa likod. I still have a bigger compartment here. And I have parang sleeve dito sa loob. And then I have this deep pocket dito. So yun lang naman yung basic compartment ng bag ko. Kasi nga, talagang sports bag siya. So meron siyang insulated na zipper dito for your cold drinks or what. And meron siyang for shoe bag. So ayan, nakita niyo yung sign, that's for shoe bag. So let's start with the contents ng bag. So yung mga madadali mo ng hugutin. So first, umbrella. So buong 7 years ko sa college, nasa akin na siya since 3rd year college. Iningat-ingat ako siya, wala na nga yung lalagyan. Mas okay na mawala yung lalagyan kesa mawala yung payong ko. Mas maganda na may dalang payong, lalo na ngayon na nagme-medical school ako, white yung pants ko, and still nasa U-belt ako, so maulan pa rin naman doon. So next, si Easy Pocket ulit. This one, it's a metal straw. Actually, this is not the original pouch for my metal straw. Even though I bought this metal straw with this pouch, pero ito yung binili ko, the black one. Pero this set of metal straw and cleaner, nabili ko siya sa surplus for 100 pesos lang na apat na siya. Tapos may dalawang cleaner, so that's nice. Kasi yung isang cleaner nito, syempre for this one. Eh, pangit kasi yung pouch noon, so I use this one. And it has my name. Okay, so next is, ayun, so dahil hindi naman na ako naglalabas, so medyo marami pa rin naman siyang content. Haggard ka na nga sa pag-aaral, tapos kailangan medyo mabango ka pa rin kahit papaano. Pero disclaimer lang po, naliligo po ako araw-araw. So next is, hindi sa bulsa, may comb. Mas okay na nanita yung tingnan. Lalo na siguro kapag second year, third year, or even sa clerkship, mas okay na nitingnan. Lalo na kapag may patient interaction ka. So next is alcohol. Actually, na-refill na to. Before I forgot, some of the items na din dito sa bag ko, nagamit ko na rin, like tissue, wet wipes, wala na rin laman. Pero I always have wet wipes and tissue because mahirap na pag inabutan. Pero I rarely use it naman. Most ko siyang ginagamit during my laboratory kapag maglilinis kami ng table or stuff. So dito naman sa cold compartment. Actually, hindi ko na siya pinasok. So what I bring is dalawa because I don't have the hydro flask or clean canteen. What I have is the Starbucks one.
And a gift from my blockmate, si Jervy. So, ayan, Dr. Dave. So, para ma-inspire naman ako kahit papaano mag-aral ng maigi. So, yon. I always bring two because I think this one is so small. Unti lang yung kaya kong inumin. And matubig din kasi ako. Lalo na hindi uso yung soft drinks sa school. So, I always drink water. And dahil nga, 4 hours yung lecture namin. And pangit naman nalalabas-labas ka just to drink water. It's always good to have water on hand. So, next, dito sa kabilang compartment naman, power bank. This is just a Xiaomi na power bank. This one was given to me by my mom. And kasi sira na yung power bank ko. Actually, lagyan ko nakakasira ng power bank. So, next one is this one, yung coin purse ko. Siyempre, easy access lang. Lalagay ko lang siya dun sa gilid para kapag babiyahe, madali ko lang siyang huhugutin. So, yun, no need to explain naman kung anong content nito. Coins. Next is, may laman pa ba ito? Okay, wala na. So, main compartment na tayo. So, first, this one. Lalagyan ng glasses ko. Ayan. So, syempre, walang laman to kasi suot ko yung glasses ko. Next is this one. So, kasi natatakot akong mabali yung Apple Pencil ko. So, bumili ako sa Shopee or Lazada, ng lalagyan ng Apple Pencil. So, ayan. Makikita nyo. That's my Apple Pencil. So, you can put the chargers, earphones here. Next, this one. Keyboard. Actually, hindi ko siya nadala sa school kasi before pandemic ko lang siya nabili. And usually, nanghihiram kasi ako ng keyboard for my iPad during lectures kasi nga mabilis sila mag-type. And mahirap, aminin natin, mahirap mag-type sa iPad. And my iPad is not iPad Pro. So, wala ako nung magic keyboard nila or yung smart keyboard. And I think the smart keyboard is too overpriced kung yun lang naman yung point mo is magta-type. So, I got this from Miniso. Less than 1,000 lang din to. But it's in my medical school bag. Next is this one. It's a highlighter stand. So, nabili ko siya sa school. Yung higher year sa amin is meron siyang IG. I will link na lang yung IG niya down below if you want to avail this kind of highlighter stand. Actually, every time na nag-aaral ako sa labas, ang daming nagtatanong sa akin kung saan ko ito nabili. Parang, I don't know. Pero, hindi ko sila ma-explain. So, I'll just link the IG down below na lang kung gusto niyong bumili nito. Next is my planner. I know it's 2020 and most contents ng planner natin hindi natin nagamit. But I'm not like that. I use my planner. So yeah, makikita nyo, may mga sulat-sulat dyan. Siyempre, sana hindi nyo mabasa. Ganun. So ayun. And if you know me, katulad nga nung sinabi ko dun sa mga una kong video, like yung mga first pa last year, you know that I am a hoarder of post-its. So, I always have post-its on hand. Marami ako ng yellow, but I have a lot of colors and a lot of different sizes din nito. Mamaya papakita ko sa inyo how I use it. Next is this one. This is just a small zip bag. Para lang mailagay mo yung mga small papers. Like this one, 1/4 na yellow pad. Kailangan ready ka nito kapag medical school ka. I am not sure kung sa ibang medical school, yellow pad din na 1/4 yung gamit nila. Because I've seen some medical school na gamit is yung 1/4 na intermediate pad. I think mas okay yun kasi mas maliit and mas less sa paper. Kasi parang ang pag magki-quiz ka dito, 1 to 5 lang naman. So, sayang sa space. But still, always have that in your bag. Next is a small clipboard. I have this small clipboard just for my anatomy laboratory and neuroanatomy laboratory or any na may moving exam na kailangan ng clipboard. Kasi it's just small, lalo na kapag maliit lang naman yung paggagamitan nyo.
Meron lang akong paper dito. This one is from Veco. This one is bigay ni Mika sa akin, classmate ko. And this one is the one that I bought. So, the yellow one. So, next na laman ng bag ko is... Oh my gosh, ano ba yun? May wallet. So, ayan. So, nandito lahat ng cards ko. And color-coded siya. So, nandito lahat ng blue cards ko. Other color cards. So, mostly red. Tapos yung Watson ko, tapos humid ID. So, hindi kasi talaga ako naglalagay ng picture kasi nag-smudge siya. So, ayun. Yun lang naman laman ng wallet ko. Tapos mga cards. Okay, next is pencil case from Filed. Ayan. And I have a pin, stethoscope pin. Whee! Kasi I have that nung wala pa akong stethoscope. Para sabi ko, ayan na lang muna yung stethoscope ko. But right now, I have. And yun. What I have here and pencils ko, mostly blacks. Blue and red lang yung ball pen ko. Before, marami akong colored pens. And parang ngayon sa medical school nga, sabi ko, black, blue, and red lang ako para hindi ako sayang sa oras. So, I have pencil, erasable ones, and I have two highlighters here. Makikita niyo kung gaano ka-important yung highlighters for a medical student. Because, another part nito, nung harap kong compartment, is this. Highlighters. Hindi ko alam kung... Hindi ko alam kung medical student ka, tapos wala kang hoarding ng highlighter. Kasi mahirap na maubusan, lalo na this pandemic. Naubusan ako ng highlighter, so bumili pa ako sa Shopee for this one. Next is, na important, I guess this one, mga binder clips. I have a lot of binder clips for my transes and for other papers na kailangan ko nakabind. Kasi I hate staplers. Hindi man sa hate ko sila, pero ayoko kasi nang nafo-fold yung paper. So, tatanggal ko rin yung stapler kasi babalik ko. And speaking of stapler, wala yung stapler ko dito kasi nasa study table ko. So, I always still have a stapler on hand para kapag may mga papers kaming kailangang ipasa. Next is this one. Dito ko nilalagay yung mga charger ko. Kaya, chargers, and dito ko ilalagay para isang lalagyan lang siya, para hindi siya messy sa bag. Next is this one. Mga flags. I usually put flags sa mga box ko para easy access siya. House keys. Yun, hindi nyo naman kailangan explain yan. House keys. Ito na yung final part ng bag ko. Yellow pad. Para kapag sinipag ako mag-notes. Kasi before, I tried digital note-taking. Pero hindi talaga kasi siya nag-work for me. So, mas gusto ko pa rin talaga yung pen and paper. So, I have this on hand. Baka bigla kaming may kailangan essay or paper na kailangan ipasa. Tapos handwritten. So, I have this one on hand. And this one. Sabi ko sa inyo, I still have another clipboard. Para kapag mga long exam, tapos mahahaba yung paper or long bond paper yung ginamit or buong short bond paper, hindi siya mafo-fold because sobrang ayaw na ayaw ko nagfo-fold ng paper. So, what I have here are my transes. Ayan. So, this is my neurotranscriptions. So, that's not the total content of my bag because I also bring my laptop. So my laptop is this one. It's an old MacBook, MacBook 2012, MacBook Pro. Yung meron pang CD. So yun. If it's not broken, so why change? Okay pa naman siya. That's what I use to edit videos, to edit photos because I am a photographer as well. So kailangan ko talaga ng MacBook Pro. I also have my iPad. Siyempre, may Apple Pencil nga, tapos walang iPad. Diyos ko ka naman. So, this is what I use. I have my iPad. This is just for school purposes only. And I have this one, Arangat MD. Wala lang, para ma-inspire lang ako and stuff. And I have a baby picture of me dyan sa likod. I hope you're still watching. And thank you for the support. And we are already on
1,200 subscribers. Thank you po sa pag-subscribe nyo. Salamat sa mga friends ko nag-subscribe. And please continue your support. Just comment down below ano yung typical content ng school bag nyo and your video suggestions sa baba. Ayun, so don't forget to hit the subscribe button down below and hit that like. And please, 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 please stay at home and stay safe. Till next time, bye!